value ng piping sa baby collar. Ipapakita ko po sa inyo yung ginagawa ko para po madali at saka pantay po ang inyong bias na piping. O tara guys, gawin natin. O guys, ang bias ko ganito. Ang size nito ay 1.5. Kaya pag pinold nyo guys, ganito siya. Ipopold muna natin. Ang gagamitin nyo sinulid yung puti kung dark yung bias nyo para makita nyo yung tahi niya kung lumampas ba o eksakto lang. O ito guys, tinahian ko na. Ngayon, etong collar, ito yung baby collar. Pag naggawa kayo guys, dadampot kayo ng dalawang piraso. Yan, ganito. Pagka po cutting machine ang gamit natin, hindi po kasi mape-perfect yung collar. Kaya ang gagawin nyo, tabasan nyo po siya dito. O, yun guys, o. Tinabasan ko yung liig niya. Tapos, lagyan nyo na siya ng center doon. Ngayon dito guys, ayan nakita nyo, hindi ito pahintay. Ang gawin nyo, sundan nyo yung pinaka tamang tabas. Kasi yung kabila nito guys, tama lang eh. Pag yung ilalim, hindi nyo na po siya masusundan. O, ito guys, ito na siya. Laging dalawang piraso kasi para po ito din ang itatakip nyo mamaya pag nalagyan na natin to ng bias. Kasi pag ito nilagyan nyo ng bias, itatapal nyo sa iba, hindi po magpapantay. O, ito na guys. Ito na yung bias natin. Ilagay natin ng ganito. Yan. Dito sa pisador na to, tawag ko dito pisador eh. Ganun lang kalaki dapat yung matitira dito sa kabilang ito. Yan guys. Tapos, pag nag-bias po kayo, wala kayong hihilahin sa dalawa. Pag kumandar po yung makina nyo, idiin nyo po dito. Yan, ganyan guys oh. Idiin nyo pareho. Yan. O, yan siya guys oh. Wala po kayong hihilahin. At saka, ito po, kailangan hindi siya lumampas doon, hindi naman siya palaki dito. O, ito siya, guys. Pag nagbabayas po ako, dahan-dahan lang po. Kasi yung po magpapabayas, hindi po natin mapukuha sa mabilisan. Ang lalagyan po kasi ng bias dito sa uniforme na to, manggas po at saka po itong molar. O yan siya guys oh. O yan. O ito na ikapit na po natin. Ngayon ito na po yung kabila. Pagka po nagbabias ako, ayun guys oh. Dito po, pantayin nyo siya kung ano po yung dinaanan ng tahi na una, doon din po ninyo tatahiin. O, you guys. Ito o. Ito po yung dinaanan ng makina natin. Doon po ulit tayo dadaan. Para po yung size ng bias na nakalitaw, yun pa rin po ang size niya pag binaligtad natin. Yan guys. Yung iba po, meron kasing bias na nabibili, yung itatapal na lang. Hindi po kasi masyadong magandang tingnan. Bukod sa mahal po yung bias, ang tawag po nila doon ay bias tape. Mahal po yung bias bukod doon.
hindi rin po masyadong magandang tingnan. Ngayon guys, dito, gugupit po kayo ng konti. Konti lang po. Huwag nyo pong isasagad doon sa tinahin nyo. Kasi guys, pag sinagad nyo doon, at natastas yung tahe, eh, kawawa naman po yung makakabili. O, ito siya guys ah. Dandahanin lang po natin para po hindi madali yung tahe. O, yan. At saka guys, pag naglagay kayo ng bayas, siguraduhin nyo po na pino ang inyong tensyon ng makina. Nakados po ako. O, eto na guys yung nilagyan natin ng bayas. Ayan siya. O, ayan o. Nakita nyo po, hindi man siya napaka-perfect, pero pantay po siya. O, ayan guys. Ngayon, pagka ganito po, ang ginagawa ko po kasi, pinaplantya ko muna ito bago ikapit sa body. Konting ano lang naman po yon, konting sakripisyo. O, ito yung collar guys, na ipakita ko na sa inyo. Mamaya ko naman ipapakita sa inyo kung paano maglagay ng bias sa slip. O guys, ito yung manggas natin. Yan. Kahit sa manggas guys, bago ako manahin ng manggas, ayan, hindi po pantay. Magbawas po kayo ng konting-konti lang po. Yan. Yan. Yung tinanggal ko ay hindi po kasali dito. Tapos dito guys, yan. O, ayun. Tapos, lagyan niyo po dito ng nuts. Importante din po yung nuts, lalo kung pambabae, kasi kailangan po talaga yung nuts nyo tumapat mismo doon sa shoulder. O, ngayon, dito naman po sa manggas, ito po ay tela ng Katrina, wala po itong karayagan. Dito sa manggas guys, ganun din. Ito, doon po sa collar, nakapisador lang po yung takbo natin. Dapat pagdating po sa manggas, ganun din po, isang pisador din lang po. O yan. Hayaan yung malaki yung inyong bias. Ayun guys, o. Basta ang importante po ay naka, ayun, bali 1/4 po kasi ang conversion ng pisador na to. O yan. Para po pag binaliktad mo mamaya, isang pisador din lang po siya. O, ayan guys. Ngayon, eto po, mag-iwalayin ninyo. Dito po kayo gumupit para makita ninyo yung distansya nyo doon sa sinulit. Kasi yung pong kabila, magdadalawa yung sinulit dahil napasadahan po ng puti yung, o, ayan. Tapos, itong isa, guys, ganun din. Pag ginawa nyo po ito, magiging quality po talaga yung tinatahinin nyo. Hindi po siya nakakahiyang ipenta. O, ngayon guys, ito kanina yung parang pinakakanto. Ibaliktad nyo po siya doon. Ayun o. Yun guys o. Kabaliktad na siya doon. O, yan. Tapos, pumunta po kayo dito sa kabilang dulo. O, yan. Ibaliktad nyo na po siya ng paganon. Yan guys, oh, sisiguraduhin nyo na yung tahe ay nakapailalim. Ganun din po itong isa. Papantayin pa rin po natin ito mamaya. Yan. Etong
nga pala guys, pagka itinahin nyo dito, yan, huwag nyo pong hihilahin ang ibabaw. Ang lagi pong hila ng kamay nyo ay yung ilalim, yung ibabaw. Yan. O, ito siya guys, o. 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 Ngayon, natahin na natin, di ba? Kanina po, pinantay na natin. Isa pa ulit pong pantay. O, yan o. Hindi pa rin po perfect yung kahe. Kasi yung tela po nito, kahit pa paano po, may sumusobrang konti. Yan, dito po tayo pupupit. O, yan guys, o. O, ayan na. Ito na po yung manggas at ito na po yung collar. Yan, ito siya guys. Ganun lang po kadali. Sana nabigyan ko kayo ng tip ngayong araw na to sa paggagawa po ng baby collar. Pasensya na po kayo. Lagi akong nakamask kasi po yung omo ng tahi natin. Alam nyo naman, matanda na si Lola. Kailangan na laging nakamask. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe, nag-like at nanonood ng ating videos. Thank you sa inyong lahat at God bless po.